At yun mga kaibon, welcome back sa ating YouTube channel. Kamusta naman kayo at sana ay okay lang kayo. So, ito yung mga handfeed natin. Ayan, mga gutom na. So, bibigyan natin sila ng pangalan at naisipan ko din na i-training natin sila ngayong araw. So, step by step, magti-training tayo ng mga handfeed para ma-free flight natin sila. So, samahan nyo ako mga kaibon. At oo nga pala, meron ulit tayong palaro. Ang kailangan nyo lang gawin ay panoorin yung ads ko ng isang beses nang hindi ini-skip. At sagutin nyo lang yung tanong ko sa huling video na to. So, yun lang mga kaibon. I-comment nyo lang sa baba yung sagot ninyo kasama ang GCash number ninyo. So, kung gusto nyo ako samahan, let's go! So, yun mga kaibon, na ready na natin yung handfeed formula. So, akit muna tayo sa taas. Doon tayo magti-training mga kaibon. So, let's go! Yun mga kaibon, nandito na tayo sa ating taas. Ipapakita ko muna sa inyo yung mga naging kulay nila at kung ano yung ipapangalan natin sa kanila. So, unahin natin to si green opaline natin mga kaibon. Yan, ang ganda oh. Ang ipapangalan natin sa kanya mga kaibon ay Phoenix. Ayan. So yung mga pangalan na ipapangalan natin sa kanila ay galing sa larong Valorant na computer game na nilalaro ko. Yan, ito si Phoenix. Oops. Green opaline as Phoenix. Yan. So next naman natin, itong Torque Power Blue opaline natin. Ang ipapangalan natin sa kanya ay Yoru mga kaibon. Yoru ang pangalan niya kasi kulay blue siya. Eh, kulay blue si Yoru sa Valorant. Ayan. Ganda oh. Isang Torque Power Blue opaline. Next naman natin mga kaibon ay si di ko alam kung anong kulay niya talaga. Kasi yellow eh. Yan. Kung nakikita nyo, yellow. Pero ang pangalan niya ay Jet, mga kaibon. Jet, yung isa pang magandang duelist sa larong Valorant. So, di ko alam kung nakaka-relate kayo, pero yun yung laro ko. Yan. Hi, Jet. Yan pa lang yung labas na kulay sa kanya. Ang next naman natin, mga kaibon, ay si Sky. Yan. Siya ay anak ng first opaline natin. So, bakit Sky? Dahil kulay green siya. At si Sky sa larong Valorant ay kulay green na naglalabas ng mga animals. Yan. Kita nyo ba ng maayos mga kaibon? Yan. So, iti-training nga natin sila ngayon ng first training nila. So, ibig sabihin, step 1 pa lang yung training nila ngayon. At konting background lang mga kaibon. Pinapakain ko sila ng isang diretso lang yung ganito. Kunwari, ganito. Yan, yung diretso sa crop nila, tapos isang pindutan lang. So, wala pa talaga kaming banding ng mga handfeed ko, kaya itong first step natin na training ay napakahirap nito dahil hindi sila lumalapit pa sa akin.
Dahil sanay sila ng pinapakain sila dun sa pwesto nila, hindi sila lumalapit. So kusang dumarating yung pagkain sa kanila. Eh ang kailangan sa pagtitraining ay bonding at yung motivation nila ito para itong pagkain para lumapit sila sa iyo. So yun yung magiging motivation nila para lumapit sa iyo at ma-training mo sila at magkaroon ng bonding. So ayun yung mga step na kailangan para soon makapag free flight ng mga lovebirds. So itong first step natin ay papakainin muna natin sila sa kamay ng matagal at tatawagin natin sila sa pangalan nila at gagamitan din natin sila ng sipol. Pero sa ngayon, yung manual na muna. Ganyan. Ganyan din natin sila iti-training para sa ganun mga kaibon ay malagay sa utak nila kung paano natin sila tawagin pagpapakainin na. So, ayun yung first step para sa mga hand-feed natin dito na hindi sanay i-training. So, ito, papakita ko sa inyo mga kaibon. So, yun mga kaibon, sisimulan natin yung training natin kay Sky. So, ang first step natin na isi-system natin sa kanila, yung pagtawag natin sa kanila na sipol at saka sa pangalan, Sky! Tapos, bibigyan natin sila ng reward. So, yun, konting-konti lang mga kaibon. Para magkaroon kayo ng bonding, tumagal yung pagbabonding nyo kasi matagal nyo silang pakainin. At saka mga kaibon, masasanay sila na pag gutom sila ay nasa sayo lang sila. At bibigyan mo lang sila ng pagkain kapag nandito sila sa kamay mo. Ganito ulit. Sky. So yun mga kaibon, hindi nga sila sanay ng pinapakain ng pakunti-kunti kasi sanay sila pag ganito ko sila pakainin. Yung isang diretso lang, tapos diretso sa crop. So, wala kaming bonding na nabubuo nun. Kaya, mahirap mga kaibon, i-training pa sila ngayon. Pero sisimulan nga natin dito sa first step para masanay sila na ganun na yung sistema na gagawin natin. Sky. So sa ganun mga kaibon na paraan ay masasanay sila dahil maraming repetition. So masisystem sa kanila na ganun ang kailangan nilang gawin. So first step pa lang to, malalaman nyo sa mga susunod na step natin sa pagtitraining ng mga hand feed natin kung gaano kahalaga itong first step na to. Sky. Sky. So nakita nyo mga kaibon, mas gusto niya yung inaabangan lang yung pagkain lumapit sa kanya. So okay lang yun sa first step na to dahil hindi pa sila sanay. Dapat sa susunod na step ay sila na yung lalapit sa pagkain. Ayan, lumalapit na siya mga kaibon. Sky. So bibigyan ko siya kapag nilapit niya yung bibig niya para masanay siya. Sky. Yan. Unti-unti siyang masasanay dyan mga kaibon na kailangan niyang lumapit para mabigyan siya ng reward. Sky. Oh, yun mga kaibon, ganun. Huwag nyo nang ilalapit. So, kailangan nagle-level up tayo sa pagtitraining sa kanila. Sky.
So matagal-tagal to na proseso mga kaibon dahil sinanay nga natin sila na ganito pa kainin. Yan, yung sandiretso lang. So di pa nila alam kung ano yung banding. Wala pa tayong banding sa kanila. So ngayon binubuo na natin yung banding para lumapit sila ng lumapit sa atin para soon ay ma-free flight sila. Sky! 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 Yan! So try ko nga mga kaibon kung mawawalk recall siya. Sky! 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 Ayun, pwede pala mga kaibon, papakita ko sa inyo. Sky! 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 Ako, di tayo pinansin ni Sky. Sky! 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 So, ayun mga kaibon. So, yun yung second step natin mga kaibon. Pero, hindi pa siya masyadong masasanay doon dahil first step pa lang tayo. Kailangan ma-master niya yung first step. Sky! Sky! And then try natin ulit second step. Sky! Sky! Tignan nyo mga kaibon, wala siyang ano, focus sa atin dahil nga hindi siya sanay ng ganun. Sky! 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 Here! Step up! Step up! So yun, lumapit naman siya, kaya bibigyan natin siya. Sky! 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 Up, up! Good bird! Naku, lobot na yung cellphone natin. Sky! Sky! Come here, Sky! Umali yung nilapitan niya. Ito kasi ang kukulit eh. O yan. Sky! Sky! Come here! Sky! 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 Up! Sky! So yun, di pa niya master talaga kasi first time. Pero very good siya kasi lumalapit siya. Nagagawa niya na yung second step ng kaunti, which is yung walk recall mga kaibon. Sky! Come here! Sky! 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 Come here! Up! 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 So, bigyan ng reward. Yan! So, mga kaibon, ganun lang yung training ng first step. So, sisystem nyo muna sa kanila kung paano nyo sila tatawagin. Sasanayin nyo muna yung tawag nyo sa kanila, yung sipol. Tapos dapat kukain sila sa ibabaw ng kamay nyo mismo. Para sa susunod na step ay yung walk recall, tuturuan ko rin kayo. Ay lalapit sila at mag-i-step up sila sa kamay mo at saka mo sila bibigyan ng reward. So ganun lang mag-training, kailangan continuous repetition para masanay sila, ma-system sa kanila yung dapat nilang gawin at maiintindihan din nila yun mga kaibon kasi pag ulit-ulit mong ginagawa. So, same process, kailangan nandun sila sa kamay mo, kailangan lumapit sila bago sila makakuha ng pagkain. So, masasanay sila niyan mga kaibon, katagalan. So, kahit saang bagay naman mga kaibon, paulit-ulit lang para makuha mo. So, yun mga kaibon, dito ko muna tatapusin yung video dahil lobat na tayo. At para sa palaro natin, ay comment nyo sa baba kung ano ang pangalan ng mga handfeed ninyo. So, yun lang mga kaibon, tapos kasama ng GCash ninyo, i-comment ninyo. At sana hindi kayo nag-skip ng ads kung kayo man yung mananalo. So, i-announce ko next video kung sino ang mananalo. Maraming salamat mga kaibon sa suporta nyo.
At sana patuloy nyo akong suportahan. Kasama natin dito si Yoru. So next naman natin siya na iti-training. Hindi ko naman papakita sa inyo mga kaibon dahil masyadong haba yung video natin at malulobat na rin tayo. So yun lang mga kaibon para sa ating video. Maraming salamat. Like, share, and subscribe. Maraming salamat ulit sa mga sumusuporta at mga patuloy na nanonood sa akin. Keep on sharing my videos para dumami ang ating subscribers. At para marami ring matuto ng mga newbie gaya natin mga kaibon. So ayun lang mga kaibon. Mag-ingat palagi. God bless and peace. Magbabay ka na, Yoru!